yung mga kasalanan nila, di ba? Mga kasinungalingan, maipon na para ang tao eh, magising naman, di ba? Nakikinig ka eh. Nagbabasa kay, wala nang totoo sasabihin nito, kaya sa totoo lang nabanggit na natin yan eh. Na wala na tayong aasahan diyan eh, para sa ampayan. Mga kaibigan, ano mag-expect ka na yung mga itong nalalabi nilang araw sa gobyerno bago mag-eleksyon, anong gagawin nila? Sige nga, anong accomplishment ang pwede niya magawa? Alin, yung tulay. Diyan sa Makati na nagdudugtong doon sa Mandaluyong, pinagmamalaki nila, eh kakapiranggut yung tulay na yun eh. Kailan pa ginawa yun? Napakatagal na noon. Mga kaibigan, ilang taong ginagawa yun, oh? Eh dati nga eh, pumapasok ako doon eh. Ha? Malapit doon sa ginagawang tulay na yun eh. Kaya lintik eh. Siyam-siyam, inaabot ako ron. Ha? Bago, doon lang sa kanto oh, ng ang haba sa Makati. Yung Makati, nagbabara yun dahil doon sa ginagawang yun. Nakakapiranggo. Tatawid lang ng ilog Pasig yun eh. Di kapraso lang yun. Nakita ninyo yung Jones Bridge dyan sa papuntang Divisoria? Ganun lang yun eh. Baka mas mahaba pa yung Jones Bridge doon eh. Oh, pagpalagay mo ng pareho, eh di ang liit lang nun. Ha? At ang masama, yung tulay na yun, baka nakakalimutan ninyo. Ha? Nung kasalukuyang gagawin pa lang yun, o sinisimulan pa lang na gawin, eh di ba, nagpa-photo op pa si, ano ron, si Labillar, di ba? Itong si, ano, si... Wala namang alam Bilyar, wala namang accomplishment Bilyar. Ang accomplishment nito, credit grabbing. Yung sa bagay, doon sila kilala eh, sa land grabbing. Kaya yun, ha, naging ugali na niya yung grabbing. Oh, pati yung karangalan, inaagaw, ha, mga kaibigan. Oh, nagpunta ron, ano natuklasan? Baka nakakalimutan na ninyo. Iyan, project na pinondohan ng Incheck ng China. Pero, ultimo construction worker doon, Incheck. Ha? May pagmamalaki mo ba yun? Ha? Sino kumita doon sa investment nila? Bumalik lang sa kanila kung sila man ang gumastos noon. Di ba? Kasi ang nakinabang din, ha, ang nabigyan nila ng trabaho, mga Pilipino, dalawang bagay yun. Ha? Talagang saker itong si Digong nyo, o kaya, ha? Harap-harapang walang tiwala, di ba, sa inyo. Bakit sila lahat? Magmula sa forma, lahat ng magtatrabaho, pera nila yun. Eh ano dapat nating utang na loobin dyan? Hindi ba? Baka mamaya yung pinagpagawa niya, kukubrahin nila ulit sa gobyerno eh. Nitong administrasyon eh. Ang gulo na nito eh. Di ba? Ngayon eh. Ah, dito raw sa binabalak na lockdown, nangangako na naman ito na meron daw mga 1,000 piso hanggang 4,000 piso ang pwede nilang ipamahagi na ayuda. Ha? Pagpamilya raw, 4,000 piso. Pero, ang kanilang budget daw ay para lamang sa 1,000,000 katao. Ayuda ba yun? Ha? Mga kaibigan? Eh, yung nanakawin, magkailan? Ilan yung nanakawin? Katulad nung ginawa sa mga naunang ayuda. Ninakaw lahat yun eh. Ako alam ko yan eh. Ha? Alam ko yan eh. Ang nagnanakaw dyan, local government, hanggang barangay, down to barangay. Ha? Mga magnanakaw lahat yan. Bakit? Eh yung anak ko eh. Ha?
Kasi hindi namang nag-apply eh, kundi yung mga bahay eh, pinapuntahan eh, di ba? Pinaabisuhan eh. Pinaabisuhan sa homeowners ng barangay. Pagkatapos, pumunta ron para mag-fill up doon sa lugar na pinapuntahan sa kanila. Nag-fill up, mga kaibigan. Pagkatapos, lumipas ang panahon, sabi raw doon eh, tatawagan. Walang tumawag. Natapos yung second ayuda nila. Wala nangyari. Yung pinakahuli, nitong huling lockdown, yung nung tayo na ospital, nung Marso, di ba? March, nagkaroon tayo ng ano, di ba? Parang lockdown ulit. Nagbigay sila. Yung huling yon nakakuha. Ha? Kasi nakalista yung pangalan niya eh. Asa napunta yung dalawa? Kung nakakuha ka rin sa pangatlo, dapat nakakuha ka sa una, nakakuha ka sa pangalawa. Ano ibig sabihin? Magnanakaw itong mga hayop na ito. Mula sa itaas hanggang pababa, hanggang barangay eh. Mga kaibigan eh. Kaya tandaan ninyo, kayo kung meron kayong sariling pag-iisip at isipin ninyo, ipunin nyo lahat ang kasalanang nagawa nitong administrasyong ito. Kwentahin ninyo lahat. Mula nung sila'y maupo, ano na ba nagawa nila? Unang-una, dun lang sa pinangako, ni isa walang natupad dun eh. Wala eh. Walang-wala. Ha? Mga kaibigan. Employment, 'di ba pinangakuan niya mga OFW? Isa, dalawa, tatlong taon lang eh. Buwi na kayo rito, nagdadrama, 'di ba? Para makuha yung kalooban ng mga tao. Alam nila uto-uto yung kwan eh. Madaling utuin, hindi mauto-uto. Siya ang uto-uto eh. Gusto niya 'yun, yung inuuto siya. Kahit na pinakaalam mong masama siyang tao, kailangan papalakpak ka sa kanya. Ha? Yun ang gusto niya, mga kaibigan. Alam nila na yung mga taong mahihirap, di ba? Alam natin yan eh. Kasi tayo, maliit pa lang, hanggang mahirap na kami. Mga kaibigan eh, nakikukwento ko nga sa inyo, di ba? Ang mga pinagdaanan natin, bata pa lang tayo. Para tayo, bago tayo pumasok ng eskwela, para makatikim naman tayo ng mga mabibili sa recess, elementary. Eh, gumigising ako ng madaling araw. Grade school lang ako. Mga kaibiga, elementary ako. Para magtinda ng dyaryo, magrasyon ng dyaryo. Ha? Juicy fruit, ha? Mamumuhunan ako. Isa, dalawang paketing juicy fruit. May alam niyo naman, elementary, mahal pa pera natin noon eh. May value eh. Pagka nabenta ko na 'yon, tsaka uwi na ako para pumasok. At mayroong mga pagkakataon sa palengke, nagtitinda rin ako diyan ng supot ng sa palengke, yung supot ng araw, di ba? Ang tinitinda kong supot, yung supot ng simento. Mga kaibigan, ang tibay noon. Di ba? Mas mabili 'yon kaysa sa karaniwang supot na papel. Dumaan tayo sa lahat. Marami kahit na nung nagbibinata tayo, ha? Nakatikim lang tayo ng ginhawa nung tayo nagsimulang makapagtrabaho sa Japan bilang entertainer. So ngayon, alam natin ang damdamin ng mga mahihirap na tao. Ha? Hindi tayo nagpapanggap. Madali yung bulahin. I-identify mo lang yung sarili mo sa kanila, kamukha ng panlulokong ginagawa. Alam ng mga politiko yan, kita nyo. Hindi nga sila nahihiya, di ba?
Alam na natin ang balak nila kay Heidelin bago pa lang umuwi, 'di ba? Sinabi na natin. Pero ang kapal talaga ng mukha, 'di ba? Si Roque, oh, naka may selfie pa siya. Nasa likod yung malaking monitor na nagsasalita ron niya. Si Heidelin, kinukunan niya yung sarili niya ron. Meron mga nagkalat ngayon, mga local official, pero tinatanggi nila, malaki pa yung mukha nila kay Heidelin. Si Heidelin, kapraso. Kunyari, binabate. Yung mukha nila, ang laki, oh. Ang pangit tignan, di ba? Alam na natin, di ba, yung binabalak nila. Nagkakamali ba tayo? Hindi, basa natin, eh. Bakit? Sa tagal, sa sobrang tagal ng lukuhan dito sa Pilipinas. Kung kayo malimit nakikinig dito, ano yung madalas natin sinasabi? Kaya dito sa mga kumakandidato ulit, Lacson, Soto, Binay, kung sino-sino, ha? Mga kaibigan, Chis Escudero, ha? Ano sinasabi natin? Kailan kayo titigil? Ako kako, ha? Ito malimit ko sabihin. Pwede ako sa lokohan eh. Basta wag lang matagal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bakit nagpapanggap? Tandaan nyo ha, ito yung sinasabi ko sa inyo lahat eh. Ha? Yung mga lahat ng kandidato yan, maniwala kayo sa akin. Chinese lahat yan. Ha? Manchurian candidate. Malibang kay Vice President Lenny Robredo. Kung tatakbo si Vice President. At dapat siyang tumakbo. Walang iba eh. Ha? Eh di para ka namili. Sino ba paborito kong manluloko rito? Di ba? Yun ang mangyayari sa atin. Oh. Ngayon, kaya sinasabi ko sa inyo, isa lang ang paraan, ha? Para mapatunayan nilang hindi sila Manchurian candidate. Ano yun? Huwag kayong tumakbo na. Di ba kayo nahihiya? Bagay, karapatan nyo yan eh. At pala, pakapalan lang ng mukha ang ginagawa nyo eh. Talagang face to face na panloloko na kung ano-ano pinagsasasabi, di ba? Ano ipapangako nyo na gagawin nyo? Yung pa lang eh, patay na kayo. Ano ipapangako mo? Teka, gano'n ka na ba katagal na pwesto sa gobyerno? Eh sinabi mo, nangangako ka ngayon, gano'n ang gagawin. Hindi nyo nagawa yan? Sa tagal nyo sa gobyerno? Ha? Abay, sabi ko nga, ako pwede ako sa lokohan. Basta, wag lang matagal. At bago ako matapos, meron ako hindi na ituloy kanina na sabihin. Si Atienza nagpapanggap. Kunyari, pumupuna sa gobyerno. Pero, alam nyo ba na yung anak niyang isa, yung si Ali, nakapwesto po yun sa Department of Information and Technology. Ha? Ano yan? Information ba yun? Information Technology and Communication. Yan, DICT. Madalit sabi, undersecretary siya ni Nino. Ni Gringo, wala namang silbi o nasan. Pasig City, ang siyudad na merong mahusay na mayor. Ewan ko lang kung ito'y sasapi kay Tito Soto, mga kaibigan. Medyo hindi magandang tignan, ano po, ha? Hindi pwedeng pagsamahin yung, ano eh, kailangan hiwalay ang puti sa dikolor. Di ba? Alam mo naman yung dikolor, maraming batik yan. Kumbaga sa hayop,
Eh, itong mga nagsisibalikan at mga muling ayaw tumigil sa pagtakbo, eh parang kumbaga sa hayop yan, mga leopardo yan eh. May batik-batik, di ba? Yung sa aso naman, ano yun? Dalmatian. Eh pero yung leopardo, batik-batik yun eh. At yung bawat batik na yun, pag binuksan mo, kasalanan ang laman nun eh. Lahat ng batik nun, mga kaibigan, ano ho, para ka nagbubukas ng tansan. Hello po sa mga listener po ni Sir First Lapid ng Lapid Fire. Ito po si Roy Asinero, advertiser po ni Lapid Fire. Ako po ay yung Roy Japan Tour na nakikita nyo araw-araw. Ting magpoprograma si Kapersi. Ako po ay isang negosyante dito po sa Japan at maging sa Pilipinas. Nakilala ko po ang programa ni Kapersi not so long ago. Naipakilala lang po siya sa akin ng isang listener din ni Kapersi, ni si Salvador Olaguero. Sabi niya, sir, ba't di mo subukan pakinggan ito si Kapersi? Kapersi, binabati ko po kayo dahil po sa natanggap niyong Silver Award or Flake sa YouTube. Napakahirap po niyan. Ako po isang YouTuber din, pero mahirap pong makuha yan. Kapersi, pagpatuloy niyo lang, kayo po ang aming boses. Kayo po ang nagsisilbing aming boses. Okay po. Take care at suporta lang po kami sa inyo. Okay? Kapersi, we love you. Ricky Relosa, gusto ko lang batiin si ang idol natin na si Percy Lapid sa kanyang nakuwang YouTube Silver Award. Idol Percy, you deserve it. Lahat kami na sumusubaybay sa iyo ay naniniwala sa lahat ng mga sinasabi mo dahil lahat katotohanan. Lalo-lalo na kami dito sa ibang bansa. Wala kami sa Pilipinas. Nakakapanood kami sa iyong program at at least nagpapasalamat kami na nalalaman namin kung ano talaga nangyayari sa Pilipinas. Kaya, Idol Percy, mabuhay ka at maraming salamat sa iyo at congrats. Palagi kami nakasubaybay sa iyo. Maraming salamat. Fireworks? It's Lapid on Fire! Congratulations, Mr. Percy Lapid, on your silver play button from YouTube. You have done a very good job. We are so proud of you. Keep it up. More power to you and your radio show. I'll see you soon. Congratulations! Ayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay sa tiyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Martin Troll Andanar. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.
kailan.